Sa Pilipinas at Vatican City na lamang hindi pinapayagan ang divorce, pero gusto yung baguhin ng ilang mambabatas, kaya muli silang naghain ng mga panukala na gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Payo naman ng isang sociologist, kailangan pag-aralan itong mabuti dahil posibleng makaapekto ito sa value system ng mga Pilipino. May report si Katrina Son. 5 taong gulang pa lang si Lawrence Mark Yabut nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. I came from a broken family. I know how it feels na naghiwalay ang pamilya. The stigma of the society ng Filipinos ngayon, kasi masyado tayong conservative. So the society is not yet ready. Kaya hindi siya pabor na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Naniniwala siya na hindi ito ang solusyon sa mga problema ng mag-asawa. Iba naman ang paniwala ni AJ Aureliado. Galing kasi siya sa magulong pagsasama. At ang paghihiwalay daw nilang mag-asawa ang naging daan para mas makilala nila ang kanilang mga sarili at makapagbagong buhay. Once they find out that they're not compatible with the person that they're with, they eventually lose the love, siyempre they'll drift apart, and divorce is the best way to actually settle everything. Sa Kamara, muling inihain ni Representative Edsel Lagman ang divorce bill. Tinawag niya ang refiled bill na Absolute Divorce Act. Sa Senado naman, naghain si Senator Riza Ontiveros ng Dissolution of Marriage Act. Nakasaad dito na kabilang sa mga grounds for absolute divorce ang rape o pangahalay bago o matapos ang kasal at irreconcilable marital differences. Sa ngayon, ang Pilipinas at Vatican na lamang ang walang divorce sa buong mundo. Ipinaliwanag ng simbahan kung bakit tutol sila sa divorce at ang kaibahan nito sa annulment. Ang annulment kasi from the very start, invalid talaga yung marriage. Yung divorce kasi, you are talking about a valid marriage and you would like to invalidate it. At hindi naman din yung kumbaga sa pananaw ng simbahan pwede. Dahil naniniwala ang simbahan, sino man ang pinagpukulod ng Diyos ay hindi mo pwedeng paghiwalay. Tingin naman ng isang abogado, kailangan na natin ang diborsyo sa bansa. Mas practical po ang divorce para rin po sa, lalo na sa mga bata, at mabilis yung mga transaction kasi nga the divorce will settle the transaction sa third parties like insurance companies, like banks. Ang annulment kasi ang procedure, it's very tedious So yung mga mayaman lang talaga, honestly, yung mga mayaman lang talaga nakaka-afford nito. Payo ng isang sociologist, kailangang balansehin ang advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Kapag naaprubahan ang diborsyo sa Pilipinas, ay malaki raw ang magiging epekto nito sa values system ng mga Pilipino. Para sa atin talaga, we always look at trying to save the family. Katrina Son, Jimmy News.